mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin ang kanyang pag-ibig, ang ating maging lakas at lunas sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, turuan tayo magpatawad sa isa't isa, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob, upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawagin ng Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga,
gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Siya yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin ng bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinutugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis ng Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglilingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumusayo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa iyo'y ipapakain ko. At ang gusto niyong masarap na dulot, ang siyang sa iyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang Poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas pang magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kamakailan lamang po ay dumalaw ako sa isang institusyon na mga batang lumabag sa batas. Mga batang hindi maaaring ikulong, ngunit may mga nagawang krimen. At lubha po akong nabahala sapagkat di ko sukat akalain na ang mga bata sa murang gulang na inaakala natin na lalaro-laro lang muna dapat, walang kamuwang-muwang pa dapat. May mga bata na sa murang gulang nakagagawa ng hindi lang masasama kundi kahit karumal-dumal na mga bagay. 8 taon, 10 taon, nagnanakaw, pumapatay, nangahalay, nanggagaasa. Hindi natin sukat akalain. At siguro nga iba sa atin na mapanghusga ay sasabihin, kaysa sama naman ng mga to, kay bata-bata pa lang, kay liit-liit pa lang, kay hindik-hindik na ang ginagawa sa buhay. Siguro nga sa unang tingin, sasabihin natin, napakasama nila. At sasabihin siguro ng iba sa inyo, nung panahon namin, sa ganyang gulang, nagtutumbang preso pa lang kami, nagtataguampong lang kami, hindi nga kami makuhang
makasakit o makasipa man lang ng pusa. Pero kayo, pumapatay, nanggagahasa, nagnanakaw. Pero mga kapatid, kung titingnan natin ang kanilang mga kwento, iisa ang masasabi nating pagkakapare-pareho nilang lahat. Sila na tinatawag nating masasama, di karapat-dapat, pare-pareho silang lumaki na hindi nakaranas ng tunay na pagmamahal. Yun po ang humahabi na dahilan sa kanilang lahat. Iba sa kanila, iniwan na ng kanilang magulang, iniwan sa kanilang lolo't lola. Iba sa kanila, lumaki na kinamumuhian sila ng sarili nilang magulang. Lalo na ng kanilang ina, siguro dahil nabuntis ang ina ng di inaasahan. Kaya ang tingin sa kanya ng kanyang ina, ikaw ang sumira sa aking mga pangarap. Ikaw ang sumira ng aking kinabukasan. Kaya lumaki siyang kinamumuhian ng mga taong dapat unang nagmahal sa kanya. Lumaki silang binubugbog, lagi na lang minumura ng kanilang ama, ng kanilang ina, ng mga nakatatanda sa kanila. Lumaki silang walang ibang nakikita araw-araw kundi pag-aaway sa bahay. Lumaki silang hindi man lang nakitang magkasama ang kanilang magulang, naghiwalay. Lumaki silang walang pag-ibig. Kaya hirap silang mabuhay sa pag-ibig. Kaya hirap silang umibig dahil hindi man lang sila nakatanggap ng pag-ibig. Sa ganitong diwa, mga kapatid, nais kong mas maunawaan natin ang sinabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo ngayon. Nung tinanong siya ng iskriba, ano ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Minsan mga kapatid, akala natin yung utos na yon, ginagawa natin para sa Diyos. Para bagang ang utos sa tingin natin, yun yung una na ginagawa. Kaya nga, di ba, iba sa atin, pag-uwi sa bahay, kararating mo lang, sabihin kagad ng magulang mo, oh, maghain ka na ng mesa, sa mesa, sabihin mo, kararating pa lang, utos na. Pwede bang paupuin mo muna ako? Di ba, minsan ganun ang reklamo natin. Pagpasok na pagpasok mo sa opisina, sabihin kagad ng kasama mo, oh, tapusin mo na yung ginagawa ko sa iyo ng isang araw. Kaya minsan, pabiro ka, sabi mo, pwede bang huminga muna ako bago ka mag-utos? Minsan, pakiramdam natin sa utos, wala namang ginagawa yung nag-utos, parang tayo ang pinabibigatan agad. Di po ba? Utos agad. Kaya ang lagi nating hiling, pwede ba? Sandali lang? Pwede ba? Meron lang munang mauna? Pero mga kapatid, sa sinabi na ito ni Jesus sa Sareno, ibigin ng Diyos, hindi upang tayo'y ibigin ng Diyos. Mga kapatid, mga kadeboto, sana nandito tayo ngayon, hindi dahil gusto natin patunayan ang sarili natin sa Kanya, kaya dapat marapat lang mahalin din niya tayo. Sana, hindi po yun na nasa isip ng isang deboto. Hindi tayo nandito para patunayan ang ating sarili. O mahal na po na, nandito ako, Biyernes, ha? Kaya huwag kang magagalit sa akin. Lagi ako nandito naman.
Sumusunod ako sa iyo, kaya mahalin mo ako. Hindi po. Dahil una tayong minahal ng Diyos. Wala pa tayong ginagawa, hindi ka pa namamanata. Mahal na tayo ng Diyos. Hindi ka pa naglilingkod. Hindi ka pa nagdadasal. Mahal na tayo ng Diyos. Ang pagmamahal natin sa Kanya ay sukli lamang sa pagmamahal niya sa atin. Huwag nating isipin na may ginagawa tayo para tayo mahalin ng Diyos. Kaya nga yung kaninang halimbawa ko nakakalungkot. Dahil alam niyo po, ang pagmamahal ng magulang ang pinakasalamin ng pagmamahal ng Diyos. Dahil di ba mga magulang, pagkasilang na pagkasilang pa lang ng inyong anak, mahal na natin sila. Hindi naman mamahalin mo yan pag sumunod sa'yo. Pagtagal-tagal na. Pero aminin natin, di ba, lalo na mga magulang, wala pang ginagawang inyong anak. Mahal nyo na siya, pero nakakalungkot nga ngayon. Hindi na ganun ang nangyayari. Maraming mga bata, kasisilang pa lang, sa halip na pagmamahal ng magulang, na salamin ng pagmamahal ng Diyos, ang maranasan nila, hindi na nila nararanasan yon. Minahal tayo ng Diyos. Nauna siya sa atin. Kaya nga sabi ni San Pablo, ganon na lang tayo kamahal ni Jesus. Inalay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya dito makikita natin yung pagdugsong ng pagmamahal sa Diyos sa pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Dahil minahal tayo ng Diyos, buong buo, lahat-lahat, inalay ni Jesus sa sareno at yun ang inaalala natin ngayong Kwaresma. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pinasan niya ang krus, namatay sa krus dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya, kung ganoon tayo kamahal ng Diyos, kung ganoon tayo pinahalagaan ng Diyos, aba, mahalin mo rin ang sarili mo. Siguro nga, iba sa atin ngayon, dahil hindi ka nakatanggap ng pagmamahal, minsan sa halip na magalit ka doon, nagagalit ka sa sarili mo. Minsan ang sinisisi natin, nagtaksil yung asawa ko, naging pasaway ang anak ko, nalulugi ako, siguro ako may diferensya, ako may kasalanan. Kaya minsan kahit sarili mo na, hindi mo na mamahal. Ngayon sinasabi sa iyo ni Jesus sa sareno, mahal ko kayo, mahal kita, kaya matuto mong mahalin din ang iyong sarili. At kung mahal ng Diyos, ikaw at ako, mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin, hindi rin pwedeng hindi natin sila mahalin. Nakita niyo po yung pagkakaugnay-ugnay? Unang nagmahal ang Diyos sa atin, kaya mahalin natin ang ating sarili. Dahil nakita ng Diyos ang halaga natin, makita din natin yung halaga natin. Pero hindi nagtatapos doon. Mahal din ng Diyos ang kapwa natin. Pinahalagahan din ng Diyos ang kapwa natin. Kaya matuto din tayong mahalin sila. Kung mahal sila ng Diyos, mahal sila ni Jesus Nazareno, mahal ko din sila. Di po ba minsan ganun din ang karanasan natin? Sa totoo lang eh, ayaw ko naman tong taong to. Di ba minsan bibiruin mo yung kaibigan mo? Sa totoo lang, ayaw ko to eh. Pero dahil sa iyo, kaibigan kita, mahal kita, sige na nga, papansinin ko rin to. Kakaibiganin ko rin to. Di lang minsan, sasabihin mo, kundi lang kita mahal eh. Matagal ko nang pinalayas yung nanay mo eh. Yung biyanan ko. Eh, pero mahal ko yung asawa ko eh.
di mahal ko na rin. Kundi ko lang mahal tong anak ko eh. Matagal ko na sanang pinasalvage tong manugang kong to eh. Pinaligpit ko na sana tong manugang kong to eh. Pero mahal na mahal ko yung anak ko eh. Mahal na mahal ng anak ko to eh. Di mahal ko na rin. Kaya pag meron kang kinaiinisan, meron kang taong hirap na hirap mahalin, pagharap mo sa kanya, ibulong mo sa sarili mo, mahal ito ni Jesus sa Sareno. Sige na nga, mamahalin ko na rin. Susubukan ko na rin mahalin. Kasi mahal siya ni Jesus sa Sareno at mahal ko si Jesus sa Sareno. Doon daw natin mapapatunayan kung talagang mahal natin si Jesus sa Sareno. Ang daling sabihin, mahal po namin kayo, mahal na Senyor. Baka bumulong sa inyong Senyor. Sabihin, mahal mo ko o mahal ko yung asawa mo. Mahal ko rin yung taong kinaiinisan mo. Mahal ko yung taong umaaway sa'yo. Kaya mo rin ba siyang mahalin? Pero balik tayo doon sa sinabi ko kanina. Tungkol doon sa mga bata, hindi talaga tayo magkakaroon ng lakas magmahal kung hindi tayo unang tumanggap ng pagmamahal. Wala kang maibibigay na pag-ibig kung wala kang tinanggap na pag-ibig. Diba? Kung wala kang pera, wala kang maibibigay na pera. Gustuin mo man, ganun din ang pag-ibig. Kaya ang una nating dinadasal, kaya nga sabi ko kanina, hindi tayo nandito para patunayan ang sarili natin sa Kanya, para mahalin niya tayo. Nandito tayo, kaya nga sa Quiapo, di ba, ang bukang bibig natin, walang hanggang pasasalamat. Nagpapasalamat tayo dahil minahal tayo ng Diyos. Opo mga kapatid, hindi po ganun kadaling panindigan at paniwala ang mahal tayo ng Diyos. Natitiyak ko iba sa inyo gustong sabihin sa akin ngayon, Father, mahal ako ng Diyos. Bakit ako may cancer? Father, mahal ako ng Diyos. Bakit nagtaksil yung asawa ko? Father, mahal ako ng Diyos. Bakit ako pinalayas ng anak ko? Father, mahal ba ako ng Diyos? Lahat na lang ng negosyo ko nalulugi ngayon. Pero maniwala tayo o hindi, ang unang gustong sabihin sa atin ni Jesus sa Sareno, mahal niya tayo. Kaya't inalay niya ang lahat para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, para sa ating kaligtasan. Kaya nga't ang una nating hakbang para magpasalamat, para matanggap ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po yung teacher namin noon sa seminaryo, nag-quiz siya, nag-exam. Sabi niya, base sa ebanghelyong ito, ano ang unang utos ni Jesus? Kung nakinig kayo kanina, maigi, siguro lahat kayo, katulad kami, ang una kong sagot noon, sabi, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pagpasa ko ng papel, ineksa nung teacher. Sabi ko, bakit ganun? Di ba yun ang sabi ni Jesus? Nung nagtanong ng eskriba, ano ang pinakamahalagang utos? Anong sagot ni Jesus sa Sareno? Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon natin Diyos. Sabi nung teacher namin, hindi ibigin. Ang unang inutos, pakinggan mo. Makinig ka muna. Makinig muna tayo sa pagmamahal. Kaya yung utos, sabi ko sa inyo, sukli lang yun. Hindi yun ang unang hakbang. Ang ibigin ng Diyos, sapagkat ang unang hakbang, inibig tayo ng Diyos. Siguro nga mga kapatid, gaya ng sabi ko kanina, sa mga ibang tao, ang hirap paniwalaan na iniibig tayo ng Diyos dahil sa mga pinagdadaanan natin ngayon sa buhay. Kaya nga, pakinggan natin. Kasi,
Iba ang panukatan ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Iba ang pamamaraan ng Diyos ng pagmamahal. Kahit may sakit ka, ipinapadama rin sa iyo ng Diyos ang pagmamahal niya. Kahit may pinagdadaanan ka ngayong pagsubok sa buhay, meron siyang gustong iparamdam sa inyo na kanyang pagmamahal. Kaya pala sabi sa Salmo Responsorio, tinig ko iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Pakinggan natin siya ngayon na nagsasabi sa atin, mahal ko kayo. Siguro nga, hirap ka ngayon, nabibigatan ka ngayon, gusto mo nang sumuko ngayon, pero sinabi sa iyo ngayon, kaya ka pinapunta ni Jesus sa Sareno, hindi mo kayang patunayan, hindi mo kailangan patunayan ng iyong sarili. Mahal kita at sasamahan kita hanggang sa huli. Kaya't sa pagpapatuloy ng misa, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat minahal niyo kami ng una, ng buong buo at lahat-lahat. Minahal niyo kami, kaya inalay niyo ang lahat-lahat, maging ang iyong buhay, ang iyong pagka-Diyos, alang-alang sa aming kaligtasan. Ang pagmamahal na yan, ang aming tatanganan sa aming buhay habang kami patuloy na naglalakbay. Ang pagmamahal na yan, ang magbibigay sa amin ng lakas para mahalin namin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Ang pagmamahal mong iyan, ang magbibigay lunas sa amin sa mga sakit at hinagpis na dinanas namin, lalo na kapag hindi kami nakakaranas ng pagmamahal sa aming kapwa, lalo na sa mga taong dapat unang nagmahal sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, walang hanggang pasasalamat sa iyong wagas na pagmamahal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng kanyang pag-ibig ang lahat. At ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating tugon, Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalat, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pupukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig.
tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa. Ibigin namin ang walang hangganan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa iyo. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihain namin ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayong lahat ay naririto dahil tayo'y mga anak ng Diyos, dahil tayo'y mahal ng Diyos. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung galit, pagkamuhi, paghihiganti, ang siyang lumalamon ng aming puso at isipan. Patawad po kung kami nakakasakit sa aming kapwa, lalo na sa aming mga kabataan, sa kanilang murang gulang. Linisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo kaming magmahal ng tunay at pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang unang nagmahal sa atin, ang nag-aalay ng buong buo at lahat-lahat para sa ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigi? Mayroon ka bang nababati? Itong na anak, hindi niya ipinagkait, nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itininis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo,
sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong di tininis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiningis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiningis ng iyong anak para sa announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin po sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor Evangelista mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe na Jesus Nazareno. Ang large size is nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dabanan ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din po academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10
napapasok na grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na magtatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong, pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pangbansang dampana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ay ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa po at paglinis at ayos ng ating simbahan, sana marami pa rin debotong tumulong. At salamat po sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Pakinggan at buksan muna natin ang ating puso sa pagmamahal ng Diyos upang sa gayoy lalo nating mamahal ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at dalhin ninyo ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.